ng Canada, kailan ka ba hihinto sa pag-isno? April Fools na. Black ice na naman ito. Hindi na naman tayo pwede makapag-speed up dito. Baka mamaya, pa-uwi na nga tayo. Mabadits pa tayo. Bahit din yan. Kailan matatapos guys yung snowan dito eh. Atakbo lang ako ngayon ng ano eh, ng 68. Mapa na yung ano sa likuran ko. Hindi ko maintindihan bakit iisang bot lang yung binubuksan nila. Alam naman nila ano eh, busy ngayon ang tracking eh. Wow! Magmas tayo, baka mamaya bawal ang dinakas. Hi guys! Good morning, good morning, good morning! At nandito tayo ngayon sa Canada. Bound Canada na tayo. Anong nangyari dyan? May pulis sa gitna ng karsada. Mayroon natang ano ah. Pagkitaan nyo naman guys, anong klaseng abiriya na naman ito kaya? Kasi ah, binagyan niya siguro ng gano'n kasi hindi makita siguro. Kasi matindi ang ano pa rin, no? Tignan nyo guys, April na nga, ano pa rin, nag-i-snowan pa rin, sheriff, oh. Lamig kaya, no? Yung hangin, pag ganun pa naman sa kanya, kung hindi niya pinantar yung heater niya, sobrang lamig pa rin. All trucks, commercial vehicle, next right. Yan, approaching Emerson. Tapos pagtawid natin, Canada na guys. Nakita nyo yung mga dinaanan natin, yung mga experience na naman natin. Halos magsabihan tayo ng hindi maganda sa mga customer. Ano yung magagawa? Way station ahead. Attitude talaga yan ng mga tao. Magagawa. Open naman sila. Pasok muna natin ang muso natin. Kumain kasi ako ng chicheria guys eh. Yes. First responders. Emerson. Wow. Busy. Bakit dyan kaya ito dadaan? Dito yun. Ang poche yata yun. Ay, matanggal na yun. Alam niyo kaya yun? Matatanggal yung kanyang clearings na kanyang dito sa side. Ay sana guys, pagpasok natin dito sa Emerson, pagpasok natin dyan dito sa border, paglabas natin dun sa scale, sana hindi tayo, hindi nila tayo inspectioning. Pero sa bagay, kung i-inspectioning naman ako, wala namang problema yan, gawa nga ng, matatapos lang naman natin ng safety, tulad ng nakita nyo sa mga previous video natin. Iba na lang kung may makita sila sa truck tsaka trailer, ilaw dyan na nagmalfunction. Nako po. Mga kaibigan, nako po. Pila, parang pila balde rito sa ano eh, sa Emerson border ngayon. Haba na yung ano sa likuran ko. Hindi ko maintindihan bakit iisang bot lang yung binubuksan nila, alam naman nila
Ano eh, busy ngayon ang tracking eh. Wow! Nabot na ako ng halos, ano? Na ako ng halos 25 minutes mula dun sa pag-merge ko doon. Dito, kasing haba ng pila. Sa likuran ko, ang dami rin. Haba, no? Dapat buksan nila lahat itong ano eh. Itong ano, itong bot nila, tatlo naman yan eh. Alamang kulang sila sa ano, sa tao ba? Kahit dalawa lang sana, okay na yan. Sa dapat nasa ano na ako ngayon eh. Truffles na tayo ngayon. Oh, ito magagawa kasi talagang busy. Ito kasi yung parang pinakasentro minsan mga kaibigan eh, mula sa Manitoba. Tapos pupunta ka rito sa Midwest. Ah, sa gitna kasi yung Manitoba eh, yung province of Manitoba kung saan taga-Rian tayo sa Winnipeg. Diretsuhin mo lang dito eh. Ano eh, mga nasa 80 milyahe lang, 80 miles lang kalayo mula sa border ng ano, dito sa border, US na rito, doon, mula doon sa Truffles, 80 miles lang eh. Mas andito ka na agad sa, ano eh, sa US eh. Yung mga malalapit nga ang bahay dito, nung hindi siguro masyadong ano, hindi masyadong ano yung mahigpit. Alam niyo naman yung sitwasyon ngayon, di ba? Medyo mahigpit. Yung bang lalabas from Canada, lalabas lang sila ng US. Pwede silang mag-grocery rito sa US or mag-gasolina kasi ang fuel ng Canada versus US is mas mura yung fuel ng US kahit i-convert pa yun sa ano sa Canada. Mas ang laki ng agwat guys, kumbaga nag-fuel ka ng 100 sa Canada, kung mag-fuel ka rito sa ano sa US ng 100 kahit yung palitan mas malaki ang US, mas makakatipid ka pa rin ng mga sabihin natin mga $5 kasi na-compute ko na yan. Mas mura. Sabihin na lang natin ganun. Wow! Kahit i-convert mo pa yung $100 to Canadian kasi ang right now ang palitan ng US to Canada, ang isang US is $1.26 ng Canada. So, may lamang na 0.26. Nung araw yon yung mga iba, pupunta lang dito sa Grand Forks, marami rin mga gasolinahan dito, mayroong gas truck dito, malapit lang mula dito hanggang sa gas truck, mga dalawang kilometro lang. Iba paano ang bahay mo, kunya ka lang sa may, Emerson, yung pagtawid mo lang dyan, andyan lang. Kasi marami rin mga kabahayan dyan guys eh. Mga ano, high-end na mga subdivision dyan. Papunta rito sa border. Mahaba ang pila. Ayun na guys. Katapos niya, pag mag-start siyang umabante, abante na rin ako doon. Kasi mayroon pa yatang isa doon sa harapan niya eh. Di tayo pwedeng dumire-diretso kahit naka-green light ito kasi hindi tayo kakasya ron. Baka may dumaan eh basher mo nang patayo. Nandun na tayo. Magmas tayo baka mamaya bawal ang dinakas. Tapos ang papeles natin, syempre. Yan. Ito na,
yung ating Canadian passport at ating ACE manifest. Hipit ko lang ganito. Hipit lang guys, nakahipit lang. Kabot ko lang na ganun kanina mga may sabot. Kaya pa lang muna. Umalis dyan. Come on, come on, come on. Yun. Sugo na siya. Kapal na naman ng snow, ano? Si... Wala ba bayo, lalaki? May nag-shovel ng snow. Wala kung kailan matatapos ang snowan, guys. April na nga ngayon, eh. Di pa rin tapos. Handa lang natin ng papeles. Tapos mga kaya, abot ko na lang dun. Anong araw ba ako umalis? Kasi magtatanong yung mga yan guys eh. Sa araw tayo umalis. Nalistaan ako rito ng mga pinuntahan ko. Pati yung mga ano ko, yung pinaggasolinahan ko. Lahat naka-record yan. Yan. Recorded lahat yan. Para malaman ko yung milyahin na napupuntahan ko. Tapos yung nagagastos ko sa fuel ko. Para by the end of the month, makikita ko pag makita ko at ma-check ko eh malalaman natin kung ilang galon yung nakukonsumo natin sa isang buwan. Yan, para makatipid. Kasi kapag hindi naman masyadong hiptik yung schedule ko, yung ginagawa ko, mabagal lang ang takbo ko. Hindi ko kailangan magmadali. Kasi pagdating mo rin doon, tatambay ka rin lang doon. Kasi the more na mabilis ang takbo mo, siyempre, the more naman na hihigop ng gasolina yung truck para sunugin niya, para sa ganun eh, magawa niya yung speed na gusto mo. Pero kung minimize mo lang yung speed mo, siyempre, kung mabagal yun, smooth lang din ang pagsopsop niya ng gasolina para sunugin. Parang tayo lang, pag naglalakad tayo, ano, tapos kasalubong natin yung ano, yung hangin, tapos may buhat-buhat pa tayong sabi natin timba, di parang ang bigat ng pag-usad mo. Kaya kailangan kong pwersahin yun kung gusto mong bilisan, di ba? Pero kung naglalakad ka lang na may bit-bit na timba kahit may hangin, hindi ka masyadong mahirapan. Matagal nga, pero at least hindi ka masyadong pagod. Pagod ba? Yan. At yan. Come on, tara. Pagpapalan ng isno si, ano nga yun, madam, babae yata yun, ano, wala, hindi ko alam. Marami-rami yan. Yun. Tayo naman. Good afternoon, sir. I'm good, sir. How long were you down for? Since the 8th, sir. Did you buy anything? No, sir. Thank you, sir. Bilis, ah. Wow. Liman lang.
hindi man lang pinagpawisan si Sir sa akin, hindi man lang nagtanong na, kung ang simpleng tanong lang ni Sir, how long have you been in US? Ikaw, malis tayo ng 8. Walang page sa ngayon. 15. Parang tama-tama, 7 days din ako. Punta tayo ng Massachusetts. Yes! Sana hindi ako tanawin dito, guys. Hindi nila ako parahin dito. Sa skill, sana hindi bukas. Bakit? Sabagay, kung bukas, ang problema. Tulag tayo. Neutral. Gawin ko lang sarili ko sa ano. You have 3 hours and 48 minutes of remaining drive time. Alright. Nailipat ko lang yung sarili ko ng ano, ng time zone, guys. Alright, guys, ha? Officially, nasa Canada ulit tayo, ha? Yun. Ha? Ha, guys, ha? Nasa Canada, may tatak sila. May tatak na blue. Lagay ko lang muna dito sa ano. Mamamili pa rin pa. Mayroon si Mexico. Nanya ka lang muna. Tapos yung passport natin. Baka mamaya, ma-misplace pa natin. Ako, wala na. Tapos tatawid ka ng border na ang passport mo iwala. Ako. Maraming katanungan yan. Papile ka pa o gagawa ka pa ng police report yan. Siyempre, sasabihin mo na wala yung passport mo. Ano isa sa mga importanteng dokumento na kailangan natin pag tumatawid tayo ng border eh. Pasaporte ba ang kailangan? Kahit may driver's license ka, kung wala kang pasaporte, hindi pwede yun. Kahit kumpleto ang dokumento ng truck at saka trailer mo, hindi pwede yun. Siguro, maka driver's license siguro, pwede pa nilang... Crossing border, entering Manitoba. Alright, Manitoba. Siguro, pwede siguro tayong... pagbigyan kung wala tayong driver's license kasi in 400 meters keep to the left on North Selkirk Highway, Highway 75. Okay. Ay tama niyo naman guys, sa tuwing pag papasok ako tapos lalabas ako ng ano ng US para sa mga nakasubaybay sa atin, no? Hindi naman nila tinatanong ang driver's license na eh. Number 1 yung meters, keep to the left on North Selkirk Highway, Highway 75. Yun. Baruan yung pasaporte ang hinaharap nila tsaka yung ACE manifest yung papeles para mabilisan. Hindi nila hinahanap yung driver's license mo. Ayun guys, sarado ang scale, kaya dire-diretso na tayo. Hindi na natin kailangan pang kuminto sa scale. Pala ko i-inspection it ulit ko ngayon eh. Ayan guys, ako po. Wala, kita nyo na naman yung nakadikit dyan sa car sa ato. White black ice na naman ito. Hindi na naman tayo pwede makapag-speed up dito. Baka mamaya, pauwi na nga tayo. Papadips pa tayo. Bahay din yan kung kailan matatapos guys yung snow at dito eh. Nakatakbo lang ako ngayon ng 68 70. Mahirap na. Madulas na naman to. Kung nakarang araw nag-blizzard dito sa Manitoba eh. Dito sa Winnipeg, dito sa may small party ng Winnipeg. May tama-tama sa karsada pa naman tayo papunta rito. Hindi natin dinabot. Ah, ito, medyo maganda-ganda. Tapos malakas ang hangin, windy.
black ice na yan. Madulas yan. Tapos nag-speed up ka, tapos pagdating mo dito, ano? Oh, Canada, kailan ka ba hihinto sa pag-isno? April Fools na. Oh. Ah, mga kaibigan. At talagang kamay ko mahawak sa manubela talaga eh, kasi windy. Tumatakbo lang tayo mga kaibigan ng mga 75 km per hour. Lakas ang hangin. Tsaka madulas to. Madulas din kasi ito eh. Tapos mahangin pa. Mabagal sila, mabagal. Dahan-dahan lang sila. Nag-ano sila guys, nag-iingat. Yes! Masat. Hindi mo kayang kontrolin yung truck mo. Kaya kailangan mong i-match yung speed doon sa hangin. Kasi mahangin eh. Tulad nito, wala bang ano sila eh, magaan. Kapag magaan kasi sila, madaling liparin yan ng hangin eh. Nag-iingat lang din sila. Eh tayo, medyo mabigat din naman tayo. Oh, yun, nag-iingat yung isa ron, oh, nalaglag na. Oh, nalaglag na. Siya, nalaglag na siya sa ditch. Dito na lang muna tayo. Kailangan mag-focus din sa pagdadrive ko. Ingat-ingat kayo lagi dyan. Stay warm at saka stay safe. No? Thank you sa mga ano, mga kaibigan natin dyan. Lahat-lahat, shout out. Peace up guys, peace up. Bye! Lakai Pinoy Tracker.